So okay, ano makukuha ko? Hellrock yan, hellrock yan. Pupusta ko, hellrock yan. Tingnan mo. Hellrock yan. Ooh! Tatlong pterodactyl yung nilagay ko tapos ang binigay mo sa akin, peacock? Kamusta ka, barkada? Tayo po yung nagbabalik sa Pet Simulator X dito sa Roblox, mga kabarkada. At kung mapapansin ninyo naman po, eh nandito pa rin po tayo sa may spawn kasi meron na naman pong panibagong update. At syempre, hindi tayo magpapahuli kahit napapansin nyo na nasisira ang aking boses kasi kagagaling ko lang po sa sakit, mga kabarkada. Halos 4 na araw po akong hindi nakapag-record. At syempre, nagbabalik na po ulit ako. Kaya pagpaumanhin na ninyo, kakalmahan ko lang po, mga kabarkada. Kasi bawal po akong mapagod. At kapag ako'y napagod, ako'y mabibinat. At kapag ako'y nabinat, magkakasakit na naman ako. So meron tayong 25% huge chance or 25 times na huge chance. So feeling ko itong giant pinyata yung nagbibigay ng huge. So every 1 hour and 30 minutes siyang nag-spawn. At actually kung mapapansin nyo dito, mga kabarkada, sa aking inventory, meron po akong panibagong huge peacock kasi dito pala siya nakukuha sa gifts. Yes, nakakuha po ako ng huge, mga kabarkada, dito sa may gifts. Tama po kayo nang naririnig, nakakuha po ako ng huge pet dito sa gifts na to, mga kabarkada. At nasa Twitter ko po yung picture kung paano ko siya nakuha. Oh my goodness, nag-claim lang ako ng mga gifts tapos nagulat ako, binigyan ako na huge. At ang binigay sa akin ay itong huge peacock. Oh my goodness. So bukod sa 5 de Mayo, mga kabarkada, na update ni Preston, meron din daw pong dinagdag ngayon sa pet sim na panigurado marami sa inyo ang matutuwa. Kasi sa pagkakaalam ko, nabanggit ko ata ito dati tapos ngayon ginawa na siya ni Preston. So ibig sabihin ba, halos lahat ng mga update ni Preston sa akin galing? Kasi isa po sa mga dinagdag niya, mga kabarkada, ay itong evolve huge pets. Ibig sabihin, pwede po tayo mamili ng 5 huge tapos magiging evolve yun. So ibig sabihin ba, kailangan yung mga huge pet na yun ay magkakaparehas? So kukunin ko lahat ng mga huge pet ko dito tapos tingnan natin kung anong magiging evolve nitong mga to. Oh my goodness, excited na ako. Insufficient space, 800 pe. Oh my goodness, hindi ko pa pala natatanggal tong mga to. Oh my goodness. Okay, so kailangan ko muna tanggalin lahat to. Total, kailangan ko rin naman to para sa mga quests. So wait lang, ubusin ko lang muna to. So kinuha ko na lahat ng huge pets ko, mga kabarkada, at ito lang yung lumabas. So ibig sabihin, ito lang yung pwede kong i-fuse. Akala ko lahat pwede ko i-evolve. Hindi pala. What? Ito lang. Oh my goodness. So kapag naglagay ako ng 3 ganito, naglagay ako ng isang ganito, tsaka isang ganito. Oh! So may 80% chance ako na makuha tong huge evolved hellrock. Okay. So paano kapag puro rainbow yung nilagay ko? Magiging rainbow ba yung makukuha ko? Hindi rainbow eh. Ay hindi, 100% rainbow. Tama? Tapos 2% na shiny. Tama ba ako ng pagkakaintindi? Tama ba ako ng pagkakaintindi? Baka mali yung pagkakaintindi ko. Wait lang. So kapag nilagay ko tong 3 na to, tapos naglagay ako ng 2 na ganito. Ah, oo nga. Okay. So kapag tinanggal ko to, ah, okay. So may chance siya maging rainbow. Okay, wait lang. So kailangan ko muna i-unlock yung mga pwedeng ilagay sa loob, which is itong mga cupcake, yung mga pika. Asan yung mga pika ko dito? Ito. Buti nakakuha pa ako ng isa. So pag kinumbine ko tong mga to, meron akong chance na magkaroon ng evolved hellrock or evolved cupcake. So kapag tinanggal ko yung isang cupcake, nilagyan ko ng peacock. Oh, may 20% chance na peacock. Oh, okay. So dapat pala 5 hellrock to, no, para 100% hellrock na lang din, ano. So halimbawa, binawasan ko ng hellrock tapos nilagyan ko ng pixel cut. Oh, okay. So panigurado hellrock makukuha natin dito. Sige, itatry ko. Try. Hellrock yan, no. Uy, completed quest and earned 250 quest points, nice. So okay, ano makukuha ko? Hellrock yan. Pupusta ko, hellrock yan. Tingnan mo. Ooh. So itong peacock na to, meron siyang evolved enchant. Pet will always be significantly stronger than your best pets.
Dito naman sa best friend enchantment, pet will always be stronger than your best pet. So ito, significantly stronger. So ibig sabihin, parang one up, parang mas malakas siya ng konti. Okay, so paano kapag rainbow naman yung nilagay ko dito? So 100% na rainbow yung ibibigay sa akin, tama? Sige, try natin. Gusto ko malaman kung 100% rainbow yung ibibigay. Gusto ko malaman. I want to know kung rainbow ang ibibigay sa akin. Dali. Bigyan mo ako rainbow. Malaking dismay ako talaga kapag hindi rainbow to. Nag-expect ako ng longganisha. Hala, rainbow nga! Rainbow nga yung binigay, men. 5,000 yung nag-exist at nabibenta siya ng 187 billion. At may magnet ako enchant na nakuha. Aba, napakaswerte ko naman. Teka, gano'ng kalaki itong mga evolve na to? So kapag sinerge ko yung evolve, tapos inequip ko yung mga dating huge pet, mas malaki ba sila? Ah, hindi. Same lang din sila. Pero mayroong sparks effect, ano? Ayun, may particle siya, oh. Ayos tong update yung presto na. Parang maganda to ah. So halimbawa, nag-combine pa ako ng 5 pang ganito. What if naglagay ako ng isang cupcake? So meron siyang 80% na maging rainbow. I-risk ko ba? Gusto ko i-risk. Gusto ko lang malaman. Tingnan natin kung ano mangyayari. Gusto ko lang ala, risk-taker ako eh. Pag ito hindi rainbow, iiyak ako. Tingnan mo. Pag ito hindi rainbow, okay, rainbow siya. Oh my goodness. Coins 1 yung ibini... Oh my goodness, bakit coins 1 ang ibibigay mo sa akin? Ano pa naman yun? Yung isa magnet na ang ganda na nung isa eh. Oh my goodness. So ibig sabihin, yung number ng Hellrack babagsak na ano? Kasi pwede mo na sila i-fuse eh. Yung 1.44 million na yan, mababawasan na yan ano? Okay lang kung teamwork tong mga to, walang problema. Ang gusto kong mangyari ay magkaroon ako ng evolve. So kapag in-evolve ko to, bigyan mo ko pterodactyl. Give me pterodactyl. Give me pterodactyl, baby. Give me pterodactyl. Dali na, oh. Pterodactyl, oh. Tatlong pterodactyl yung nilagay ko tapos ang binigay mo sa akin, pika? Medyo disappointed lang ako kasi nag-expect ako ng longganisa. Hindi, nag-expect kasi ako na pwede mo ilagay lahat ng mga huge pet. Hindi pala. Akala ko lahat may evolve, hindi naman pala. Ano ba naman yan? So ayon sa website nila, may panibago na daw mastery na fruits mastery. Ibig sabihin, yung prutas dito sa Pet Simulator X, hindi na mawawala. Aba, ayos yan. Lagi na tayo may fruits. Pero isa sa mga dinagdag nila ngayon, mga kabarkada, ang aking ikinatuwa ay pwede na po natin gamitin itong mga event pets na ito sa Yujatron. Oh my goodness! Pinamigay ko pa naman yung mga event pets ko. Pwede na pala silang gamitin ngayon. Ayan o, 4 points kapag shiny. Oh my goodness! Pero 1 point kapag hindi. Pero okay na yan. Ang maganda dito, magkakaroon ka ng huge pet kapag marami kang event egg. So kapag insufficient points, kailangan 100 points. Bawal gumastos ng Robux? Bawal gumastos ng... Oh my god. Event... okay. Akala ko 100% huge. Ano ba yan? Medyo hindi ko alam kung saan ako lulugar kay Presto na. Alam mo yung maglalagay ka na lang ng update, hindi mo pa sagarin. Ngayon napapaisip na ako dahil naglagay na sila ng ganito. So far, parang alam mo yung thumbs up na sana ako kanina. Kaso parang gusto ko i-thumbs down eh. Actually, hintayin ko na lang muna tong pinyata. Tapos tsaka ako siya i-vote. Tignan natin. What if lang naman mga kabarkada eh, magbukas ako ng 8 quest egg. Kung nakikita nyo, binibili ko yung quest egg niya. What if lang naman? What if makakuha tayo nung malupitang huge pet? Malay mo lang naman, di ba? What are the chances na ganun ako kaswerte, di ba? Baka naman, kahit alam kong 100% na... Wala talaga? Bakit kasi 100% yung ano nun? Yung percentage, napakadaya naman. Well, actually, meron pala nagbebenta dito ng huge M10 prototype. Oh my goodness! Kaso napakamahal, 195 billion. Ano ba naman yan? Napakamahal naman eh. Sino nasa tamang pag-iisip ang bibili ng huge pet na yun? 195 billion? Bibilin mo? Bakit mo naman siya bibilin, di ba? Ay nako, hindi ko talaga alam. Bakit may bumibili ng mga ganong... O bakit nagkaroon ako ng huge pet dito sa likod ko? Bakit nagkaroon ako na... Binili ko ba? Gumalaw ba yung kamay ko? Gumalaw ata mag-isa yung kamay ko, bumili. The giant piñata has appeared at town. So ito yung sisir... What? Napakakunat naman nito. Ang kunat naman nito. Posible bang masira yan? O may hardcore ako dito? Kaya hindi, normal naman akong pit eh. Napakakunat naman. Wait lang, magte-triple damage ako sa the void. Ayan na! Nasira na! Ano meron? Itlog! Ano to? Huge! Yun na yun? Yun na yun? Ay, ito pa pala meron. Oh my goodness.
So ibig sabihin kailangan ko sirain to para magka huge pet palagi. So dapat marami kayo dito, no? So ang huge evolve Hellrock, kapresyo lang siya ng rainbow na huge Hellrock, ano? Ayun, no? Mas mahal lang ng bahagya. Ito, 68 billion niya binibenta. Oh my goodness. Oh, ito yung bago ngayon! Huge pinyata cat. Binibenta niya ng 200 billion gems. Napakamahal naman yan. 120 billion nga lang dapat yan, eh. Grabe naman presyo yan. Pero syempre, ang pinaka-importante sa lahat, do you like the Cinco de Mayo update? No, I don't like it. Ayaw na ayaw ko yung mag-grind ka, tapos ang ibibigay sa'yo itlog. Mas maganda kung nag-hatch ka ng itlog, kasi yun naman talaga yung essence ng pet sim. Yun yung pinaka-ayaw ko, eh. Uy, Titanic Mystic Corgi? 5.2 trillion, napakamahal naman nito. 5.2? Saan ka kukuha ng ganyang kalaking gems? Feeling ko simula nung ginawa ni Preston yung parang ano ba doon, yung lucky block ata na yun, doon na ata nagkanda warak-warak yung pet sim, eh. Kasi parang ang weird kasi na kada sira mo meron kang pagkakataon magkaroon ng huge. Mas maganda talaga yung nag-hatch ka talaga ng huge, eh. Yung nag-iipon ka ng gems, yun talaga yung pinakamaganda, eh. 1.2 trillion? Huge cyborg capybara? Napakamahal naman nito. Legit yan, 1.2 trillion talaga ang presyo nito. Ah, kasi rainbow yung sa kanya. Oh, kaya mahal. Kasi yung ordinaryong huge cyber capybara, 260 billion yung binibenta dito. Actually, meron ba ako niyan? Alam ko wala ata ako niyan, eh. Cyborg capybara, alam ko yun yung gusto kong kunin dati, eh. Asan? Oh, wala pa nga ako. So kailangan akong bumili. Okay, bibili ko. Wait lang. Pabili, kahit wala na akong gems, okay lang yan, mababawi ko. What? Ay, ano siya, nakikipag-trade. Hindi ata tayo makakabili ngayon, ah. Nakikipag-trade ata siya. Technically, marami pa naman akong huge pet na pwedeng ibenta, mga kabarkada, kaya mababawi ko pa naman yan. No problem, pero meron na akong huge cyborg capybara. Itong kailangan ko talaga. So ilang huge na lang yung wala ako. Alam ko, medyo konti na lang ata yung huge pet na kailangan ko. So kapag nag-search ako ng huge, konti na lang kailangan ko. Meron na ako isa, dalawa. Actually, pwede kong pindutin yung question mark. Yun, oh. Konti na lang. Oh my goodness. Pero kada linggo nadadagdagan yan. Eto, oh, huge goblin, oh. Ngayon ko lang nakita to. Oh, bili na rin yan kahit wala na akong gems. Oh my goodness, ngayon ko lang nakita tong goblin na to, ah. Kailan to? Pixel goblin? Ngayon ko lang nakita to. Goblin na huge. Huge goblin. Ito, oh. 8,000 yung nag-i-exist. Siguro next episode, mga kabarkada, ibebenta ko na yung mga huge pets ko dito. Kasi hindi ko naman kailangan lahat to. Kailangan natin ng gems. Siyempre, pero siguro, mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating Pet Simulator X episode 9. Maraming salamat sa parin dyan hanggang sa muli. Paalam.